Hello minasang, sa pag-iikot-ikot ko dito sa Nojima Park, nakita ko tong old Japanese house. Kala ko dati, simpleng bahay lang, kaya dinadaan-daanan ko lang. Wala naman kasing halos pumupunta dito. Mas marami pa ang pumupunta dito tuwing Golden Week para manguha ng asari o tulya. So ngayon nagkaroon ako ng chance na makapasok dito. At nalaman ko na hindi lang pala ito ordinaryong bahay ng sinaunang Japan. Isa pala itong villa na ipinatayo ng unang Prime Minister ng Japan na si Hirobumi Itō noong 1898. Noong panahong iyon, kapag meron kang ganitong rest house, ay isa ka na sa mga nakakaangat sa lipunan. Sa ngayon, isa na itong historical landmark. May malawak itong garden na pinupuno ng mga halamang namumulaklak at mayayabong na puno. Tanaw din sa lugar na ito ang Hakijima. Dito naglalagi si Hirobumi Itō tuwing summer. Nai-imagine ko ang unang Prime Minister ng Japan sa lugar na ito. Siguro habang nagmumuni-muni siya at pinagmamasdan niya ang kulay asul na dagat, ay naiisip niya ang magiging future ng Japan. Para makilala natin siya, hayaan niyo munang ikwento ko ang naging buhay ni Hirobumi Itō. Si Hirobumi Itō ay pinanganak sa Suo Province or present-day Yamaguchi at panganay na anak ng magsasakang sina Jusu at Kotoko Hayashi. Resoke Hayashi ang childhood name niya. Noong 12 years old pa lang si Resoke o Hirobumi Itō, ang kanyang tatay na si Jusu, ay inadapt ni Nauemon Itō, fellow member niya sa Hagi Clan, kaya napalitan ng Itō ang apelyedo niya. Noong 1857, pumasok siya sa Suka Sunjuku, isang small size na academy, at nag-aral sa ilalim ni Shuin Yoshida, isa sa mga nanguna sa pagpapabagsak sa shogunate o military government ng Japan. So, pass forward tayo. Pagkatapos ng Meiji Restoration, humawak ng mahalagang posisyon sa gobyerno si Hirobumi Itō. At noong 1885, sa edad na 44, naging kauna-unahang Prime Minister siya ng Japan. Natatag siya ng apat na gabinete, naging chairman ng Emperor Privy Council at First Inspector General ng Korea. Pinalakas niya ang ugnayan ng Japan sa mga bansa ng Germany, US at United Kingdom. Noong 1909, namatay naman siya sa Harbin Railway Station sa Heilongjiang Province, China, sa edad na 68, matapos barilin ng isang Korean activist na si Ang Jong-won. Itinuring si Hirobumi Itō bilang most influential person sa kanyang kapanahunan bago ang kanyang assassination. Ang villa naman ito ay nirestore ng Yokohama City Government mula sa original design matapos ang 100-year death anniversary niya. Sa mga gusto makita ang Kanazawa Villa ni Hirobumi Itō, maaari itong pasyalan dito sa Nojima Park, Yokohama City. Walang entrance fee babayaran. Mag-aalas dos na ng hapon pero di pa ako nananghalian. Di ko pa naman ramdam ang gutom. Nag-i-enjoy pa kasi ako sa aking pamamasyal dito sa Nojima Park. May isa pa akong pupuntahan at yun na yung huli para makumpleto ko ang paglilibot-libot dito sa park. Ito ang pag-akyat sa Nojima-yama o Mount Nojima. Let's find out kung anong meron sa tuktok. Unang beses ko pa lang ito mapupuntahan. Dito na ako dumaan sa hagdan para mas challenging. Pero habang papataas ako, nakaramdam agad ako ng pagod. 57 meters above sea level ang taas ng Mount Nojima. Nasa kalahati pa lang ako nito pero ito na ang mga bumungad sa akin. Makakapal na kasi ang mga puno paakyat kaya di gaano makita sa baba. Di ko pa man nararating ang tuktok ay alam kong magandang tanawin na ang naghihintay sa akin sa itaas.
Mga ilang minuto pa ay narating ko na din ang taas. Lagpas 200 step pala ito kaya sobra akong hiningal. Medyo malawak din pala ang tuktok nito. Sinasabi na naging tirahan din ito ng sinaunang Japanese noong early at late Jumong period, mga 14,000 to 300 BC. Patunay ang mga nahukay na shell mound, mga fish hook na gawa sa sungay, unfinished shell ring, mga buto ng usa, dolphin at iba pa. Maliban pa dyan, may mga nahukay rin na mga palayok sa shell layer na tinawag na Nojima style pottery na pinaniniwala ang ginamit noong Jumong period. Kasama rin itong nahukay ang Natsushima style at Daimaru style pottery. Hindi lang nabusog ang mata ko sa mga gandang tanawing makikita sa ibaba, kundi nadagdagan rin ang mga kalaman ko sa lugar na ito. Kitang-kita dito ang Nissan Grand Drive, Sumitomo Shipyard kung saan ako nagtatrabaho at buong Natsushima Cho. Kita din dito ang Kamakura. May observatory namang itinayo para makita mula taas ang mga tanawing paikot ng Mount Nojima. Kahit pagod na ay pinilit ko pa ding umakyat para makita ang mga bagay-bagay na nakapalibot sa bundok na ito. May ilang step naman kaya ang hagdanang ito. Ang hirap pala ng ginagawa ni Dora the Explorer. Dito pa lang sa malapit, suko na ang mga paa ko. Paano pa kaya sa ibang lugar? Nakakatuwa naman dito. Kahit nasa tuktok na ng bundok ay hindi nila pinababayaan. Meron pa din silang mga naka-assign na mga ngalaga sa bundok, gaya nitong mga naglilinis sa ibaba. Maganda daw dito umakyat kapag sakura season. Yung mga puno kasi sa paligid nitong observatory ay mga sakura. Pwedeng maghanami sa ilalim ng puno. At eto na nga, malapit ko nang marating ang itaas. So maganda pala tumambay dito. Medyo mainit nga lang dahil walang bubong. May mga Japanese din andito sa itaas. Di ko na binidyohan, baka magalit. Ito agad ang bumungad sa akin. Ang Kanazawa Haki, Ominokoen, Fukura at Sea Paradise. Natatakpan naman ng mga puno ang Nissan Grand Drive. Pero yung Kamakura Beach ay kitang-kita pa rin. Kapag maaliwalas daw ang langit, ay matatanaw dito ang Mount Fuji. Makikita naman dito ang magkalapit na bayan ng Upama Yokosuka at Mutsura Yokohama. Sa susunod pala na pagpunta ko dito ay magbabaon ako. Masarap kumain dito habang nagsasightseeing. Safe naman dito sa itaas. Meron ding mauupuan. Ganito pala itsura ng observatory kapag nasa ibaba. After ilang minutes na paglalagi ko sa Mount Nojima, ay bumaba na ako. Hindi na ako dumaan sa hagdan. Mas madali kapag dito na ako dumaan pababa. Kala ko tapos na. May magandang view pa pala dito. Ang mga habang tulay na yan ay ang Kanazawa Seaside Line. So hanggang dito na lang muna. Salamat!